Narisip mo na yun. Magandang araw mga ka-best boys, and for today's video tayo ay papadala uli ng ating Philippine 4200 dyan sa Ilocos Sur. Pero bago lahat mga ka-best boys, kung kayo bago sa aming channel, kung maaari lamang ay isubscribe ang aming YouTube account, i-follow kami sa aming Facebook page, ang Best Buys Mindoro Tools, and sa TikTok account. Maaari din po kayo mag-text o tumawag sa aming cellphone number na magpa-flash dyan sa inyong screen. And without further ado mga ka-best boys, let's start! Short starting lang po tayo, and specs yun sa ating Philippine 4200. Okay, so ang ating Philippine 4200 ay merong push start on and off. Meron siyang economy on and economy off para mapatipid natin yung konsumo ng ating gasolina. So meron din tayong reset button if ever magkaroon ng short. Pipindutin lang natin yan para mas ma-reset uli niya yung setup. And then meron tayong IntelliGauge. Dito makikita natin ng volts, hertz, and time. So ang pinakamahalaga dito para sa akin ay lahat. Okay? Dahil kapag mababa yung hertz natin, masisira yung appliances natin. Kapag naman mababa yung volts natin, masisira din yung, kaya kailangan regulated yan into 220. Ang hertz nga po pala natin ay 60 hertz. Tapos yung time natin, dyan naman tayo magbabase kung ilang oras na baranin yung ating generator at kung kailan yung schedule ng ating change oil. So ang change oil schedule natin ay for the first na magamit natin ito, 20 hours, and then 50 hours, and 100 hours, every 100 hours na po yung mga succeeding change oil natin. Ano pong gagamitin natin ng oil? 10W30. Okay? So dito naman po makikita natin yung dalawang 220 volt output natin. Ayan. And yung ating parallel connection, so ready na siya for parallel connection. So kapag nag-parallel connection tayo mga ka-best buys, gagamit tayo ng parallel kit. So ang ating 4200 watts ay magiging 8400 kapag tayo ay nag-pair ng dalawang generator. So meron din tayo ditong automatic transfer switch. Ayan. So dito po yung nakakonect sa ating ATS. So yung ating pinagmamalaki na tayo lang meron dito sa Pilipinas, automatic na nabubuhay at saka automatic na mamatay na generator. Okay, dito mo po sa gilid, makikita natin dito yung kanyang gasoline flow control. So dito, makokontrol natin yung ating flow ng gasolina. Pwede nating ma-drain yung ating carburetor bago natin i-stack. So hahayaan lang na i-off lang natin siya. So while running, naka-on siya, di ba, pag while running, i-off lang natin siya, and then let the generator or let the engine of the generator consume lahat ng meron doon sa kanyang carburetor para ready for stacking na siya. Okay? So dito naman sa taas mga ka-best buys and Sir JL, ay makikita natin yung ating cap, fuel cap, naka-off pa siya. So kapag ginagamit natin yan, i-on natin. Oh, narinig ninyo, sumisingaw pa, no? Ibig sabihin sealed na sealed yan mga ka-best buys and Sir JL. Okay? So kapag ginamit natin yung generator ng 1 to 12 hours, huwag muna natin siyang papatayin or huwag natin i-off muna ito dahil mainit pa yung loob. So, maghintay tayo ng 1 hanggang 2 oras para lumamig yung ating generator bago natin isara yung lid natin. So, dito sa side naman ng panel, makikita natin yung access door. Ayan. Ang bilis ng tanggalin mga ka-best buy. So, mas maganda kapag nagpapalamig kayo, tanggalin nyo ito para mas mabilis lumamig. So, halip na 2 oras kayo magpapalamig, 1 oras na lang para maisara din nyo kaagad yung lid ng ating tangke. So dito makikita natin yung kanyang battery. Okay? Lead acid siya. And ito naman po yung kanyang oil access. Dito tayo mag lalagay ng oil kapag magche-change oil. And dito naman po tayo magche-change oil or magde-drain sa likod ng battery. Ayan po. So gagamit lang tayo ng socket size 12 para mag-drain. And ipupush lang natin to, or tutuklapin natin tong naka-cover dito sa kanya na rubber para dyan tutulo, para hindi messy, hindi siya sumabog dyan sa loob. Okay? So, itong generator na ito ay meron ding wheels. Dahil ito ay 50 kilos, mahirap siyang buhatin kapag mano-mano lang. Meron din siyang handlebar sa likod para mas mabilis siyang i-transfer. So, ito po yung halimbawa na pagka-transfer sa kanya. Ayan. So sa halip na 50 kilos yung ating mabuhatin, mas madali na siyang buhatin, di ba? Ganun lang, mga ka-best buys. Oops. Okay, so start po natin yung ating generator.
So dahil dinisconnect natin yan kanina, i-connect po natin. Ipapasok po natin. Is that? Okay, good to go. Sarado natin. Napakadaling isara mga ka-best buys. And lock. Then, kapag po kayo ay nakakonect na sa ATS, ito po ay may ATS cable tulad ng mga ibang videos natin na na-i-upload na. So, most likely kung kayo po ay nanonood ngayon, may mga nauna pa pong video na kayong napanood dito and nakakonect na yung ating ATS. So, ngayon, gamitan lang po natin siya ng push button starter. Pag umilaw po yan, ang ibig sabihin, i-diretso-diretso siya. Hinabol ko po na i-on siya yung kanyang flow control and yung kanyang gas cap dito sa taas, in-open ko na rin para one click lang. So if nakasara yung ating tangke dito at saka dito, hindi po ako tutuloy yung gasolina kaya hindi siya mag-start. Patay naman po natin siya. Yan, pag nag-blink na ibig sabihin, na-receive na yun. Oh, ayan nga po, na-knockout si Spence. Microphone. Okay, maraming salamat mga ka-best buys. Thank you Sir JL sa pagtitiwala nyo sa amin. Alam nyo mga ka-best buys, nagbahay si Sir JL ng advance and yung mga iba pa nating clients, since hindi nga tayo makapasok sa TikTok shop, so nagbabayad na sila ng advance ngayon. At isa lang si Sir JL yung sa nagbayad sa atin ng advance. So maraming salamat mga ka-best buys sa inyong panonood. Thank you Sir JL Villarmino of Ilocos Sur. Maraming salamat sa pagtitiwala mga ka-best buys and mag-ingat po tayo palagi. Knockout suspense.